Welcome back sa aking channel. So ang episode natin ito ay repair. Ano? Hindi naman repair, ano lang. Tips on how to check power supply o tinatawag namin na self-test. So nito lang, short video lang po ito para sa mga beginners na katulad ko. Meron tayong Samsung 55 inches dito sa likod. So, i-test natin yung power supply kung okay pa ba yung power supply niya. Tara. Multimeter. So, check natin yung power supply. So, kadalasan po, tips lang. Kadalasan po sa mga Samsung, yung mga maliliit, meron ding malalaki, pero mostly maliliit na mga Samsung is pag i-disconnect mo yung mainboard tapos i-plug mo, automatically on siya, yung lumalabas yung mga boltahe niya, umiilaw yung backlight, so hindi mo na kailangan na i-test pa sa backlight tester yung backlight niya nakasaksak nga, naka-disconnect yung mainboard. Normally on yung PSU sa Samsung kadalasan yung mga maliliit, pero dito sa malaki, sa model na ito ngayon, hindi siya ganun, so normally off siya. So, ang unang i-check natin is yung standby. So, kunting review lang, kunting hints lang sa inyo. Sa mga hindi pa naka-seminar. Dito yung power supply natin, yung mga line filter. AMI filter tawag dyan. Tapos dito, meron tayong rectifier, bridge diode. So, dadaan dito sa PFC, power factor correction or corrector. So dito na sa filter, so makikita nyo 450 volts yung filter kasi may power factor. Then dito na siya sa sa standby chopper. Ito yung regulator niya. So pagkatapos yan, ito yung magpo-produce ng 5 volts. Ito yung magpo-produce ng 5 volts na standby. Tapos ito naman yung magpo-produce ng 12 volts at supply sa backlight. Or meron ito sa likod na MOSFET, switching MOSFET. Dito galing yung 12. Mag-on lang yung 12. Pagkatapos na ma-power on yung board. Pero sa ito na design, malalaman natin mamaya pagka-check natin kung andito bang yung 12 or nandito ba yung 12. So, ito yung nagpo-produce ng supply para sa lead driver. So ito yung magiging lead driver niya papunta sa backlight. So test natin kung okay pa ba ito. So naka-plug na siya, standby na yung ano ko. Plug na siya. DC. DC mode. So testing natin ito. Ito mga naka-heatsink na ito, ito yung mga rectifier diode niya. Oh, so ito yung standby voltage niya. Ito na naka-heatsink. So apat sila. So sa isa 0, wala. Sa isa din, wala din. Sa isa, wala pa din.
So ibig sabihin, meron tayong standby na 5 volts. So makikita natin sa Samsung, itong terminal na ito, meron siyang corresponding number CM08. So makikita natin sa board yung label niya, kung saan sa board yung label niya. So dito, nahanap ko na ito dito. Ito yung CM801. So ito yung label niya sa terminal dito. So hanapin natin yung standby. 5 volts, meron na 5 volts ito. Ito, standby. Ito yung nagsusupply ng standby voltage, 5 volts. So check natin. Ayan. Sa susunod, 5.3. So check natin kung sa susunod na linya meron ba. Wala. So yun lang, isang pin lang po ang may standby voltage. Yun lang nakalagay na standby. So ngayon, i-force on natin ang power supply sa ito, power on. Ito yung magse-switch sa power supply para gumana lahat, mag-supply na lahat. So ang gagawin lang is kukuha ka lang ng isang resistor. Kahit anong value yung resistor, basta hindi lagpas sa 1K, pwede na siya. So magja-jump tayo dito sa standby to power on off. Magja-jumper tayo dyan. So naka 6 minutes na ako, hindi na ito short video. So naling lang. Lagay lang natin dito at saka dito. Ayun. Kung nakita nyo mga kaibigan, umiilaw na sa loob. So hindi na siya kailangan ng BL on. So kanina meron tayong 5 volts dito. Sa susunod, meron tayong 12 volts dito. So yung 12 volts natin galing dito sa malaking chopper. Ito wala. Bakit kaya wala? Dito is pang-apat 170. So ito na direkta yung papunta dito sa lead driver, papunta na sa backlight. So 170 yung supply niya galing sa malaking chopper. So makikita nyo na po na umiilaw na po yung ano. Tapos kompleto na yung supply natin. So i-check natin yung mga supply, yung pangatlo na sunod sa standby. So meron ng supply. Check natin itong 12. Meron ng 12. So kompleto na po yung supply. Kompleto po. So ibig sabihin okay yung power supply natin. So kita nyo, umiilaw na yung backlight. So hindi na kailangan ng BL on na i-switch pa yung BL. So automatic na siya, isang ano lang, isang switch on lang, isang switch lang. Nakapati na yung backlight niya, umilaw na. So sa ibang power supply naman, kailangan mo pa ng isang resistor para sa BL on. So yan po, sana po may nakuha kayong idea. Salamat sa panonood.